Christine. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. Kamusta man? How are you, church? Mayaw-mayaw lang ko sa introduction ni Pastor Gagan. Murag na ako sa championship ng battle. But, alam mo ibas natin sa matagusan na in terms of battle, we won the battle. Amen? Amen. Listen, kaya maging away ka o kalaban na pildi na. Si Satan, pildi na ba ito? Amen? Amen. Dapat relax na karoon. Chill, relax na. Kaya naman, madaugod ka nga na si Gino. Amen. And dapat, you are a victorious Christian. Come on, everybody. You are a victorious Christian. Say yung left. You are a victorious Christian. Say yung right. You are a victorious Christian. Amen. Madaugod ka. Nato pala yung now, niliman mo smile. Matot palagi nga, your smile is the greatest advertisement in heaven. Pagkainong dapat mo smile, tagalangin. Kung di mo smile, ako tagaasa na. Tanaw mo siya kung dapat. Big smile, pating tagpangan. Hallelujah. Praise the Lord. It's really good, no, to be in the house of God. Kay, pura makaingon ko ba nga, naradyo ko sa akong simbahan, no? Nindot ka ng same spirit, amen? Only make sure nga, may no choice man dali, mga anak na sa Ginoo, mag-spirit na sa pulong sa Ginoo. Amen? Ang mga anak sa Ginoo, ganahan kay maminaw sa Word of God. Kaya naman, mao man ang atong pagkaon yun, original, amen? So ang mga kalibutan, kung hindi sila maminaw, no wonder, ayaw pa mo ito, sabi mo natulog mo ka, pulong naman sa Ginoo, basta di siya. Pero ikaw ang anak sa Ginoo, maminaw dyan ka, amen? Mao na karoon, next one nga, na Pastor Gaga, sa inyong task, yatag sa kuha, proxy lang mo si Lee. Ang atong magmawali, wala kayo kamot. Pero coming na sila, kaya motor na siya sa kauban. Anyway, I will do my best. By the grace of God, I will take care of all the children of God tonight. And I hope nga magustuhan nyo ka. Amen? Spiritually. And also, kay Pastor Ramising, how's Pastor Ramising? Ang rabi nito ka, mabdikon. Ang smile pala, bigin ko, Lord, murag mo na gini, langit na gini. Magkakatatugkata ka, langit pagkalindot. Hallelujah. So anyway, usa ka nagungutan sa pagpangalagad sa Ginoo is may mawali mo kung unsa imong sign, kung unsa ang nasa mo. Because, for example, maging hour lang ka dahil sa battle, and then wala ka ba nung si Talani mo, wala ka ba nung natin kay shotgun, natin kay garan, natin kay plastic weapon. Sayang mo na, wala ka ba nung nasa mo, hindi mo magamit. So, this very evening, I'm about to share katong itawag ng isa sa mga great weapon nato. Kani itawag ng tongues. Say tongues. Or speaking in tongues. No? And then, a lot of people na nag-wonder or nag-debate, especially mga Bible scholars, kung kaling speaking tongues na ba yun or wala. And then, grabe ang debate. Actually, one of the kanang number one na debate siguro na, no? Basta ka lang isigutan, mag-away yun. And then mag-wonder ka because when the day of Pentecost came, ang una nga manifestation sa niyang nisunod ang Holy Spirit sa matag usa sa upper room, ang unang digawas is speaking tongues. Mag-question ka ba nga, first time again in history, nga ang in sa Bible, like a mighty rushing wind, excited kayo ng Holy Spirit na for the last time, even pakainin si mga at last na anadjukway temple. Hello? Because we are the God's temple, amen? Hindi mo tapat templo ka sa Diyos, yun nga. Oh, basta templo sa Diyos, guwapa, amen? Guwapo, amen? Amen. Na ay depende sa size, na ay kurang gamay, ako, kayo tapat. Pastor, mo na rin Pastor. Ingat, ayun na. Basta templo siya ka, klase-klase ng sizes. But blessed ka na siya. Amen? Amen? Now, so, isa sa mga tagapagtagan na ito, technically, minap sa utubi ka, kay Chinchagin was worshiping niya. Grabe kayo sa worship. Na-bless kayo sa present worship, and all out kayo. Nakita na kung, spiritually makes one, the reverse of anointing. Amen. Kung makasunay na mo, suroy sa one na churches, makatilaw mo sa na klase ng mga pagkakaon or anointing ng flow din sa altar. Tonight, my son,
amazing yung kayo ang moving sa anointing. Amen? So kudos sa atong praise and worship team. Wala kayong sabay mga place quickly. Amen? Our God is a God of excellence. Amen? So that's why ato pag-serve niya excellent po. Amen? And then I believe also, as a musician magaling ko, I believe na ikaw, kamo nga naglingkod, deserve mo nga magkapaminaw, nanindot kayo pagkatoka. Amen? Amen. Una mga praise and worship team, practice mag yun. Amen? Amen. 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 Hallelujah. So, last Sunday, salamat kay Pastor Gaga o Pastor Abising o together ni Pastor Juar na ringan ko yung sila sa among church sa Tigan. Wala dyan ko na-expect na wabot sila because of problema sa tulay, hindi magihan. But malipay kung anabot sila. I believe na yung purpose na tanan o usa sa among disputa dito, actually, ang kabayo sa Ginoo, especially sa New Covenant o sa Old Covenant. Importante may mga na ito may soul nga glory nga nawala sa una na for free. Nabalik na, okay? So, kapag isin niya, Lord, glory, Lord, Shekinah, glory, ay kasi panawag, dahil sa inyo ang glory. Amen. Sa una, sa wala pa nagpakamatay si Christ ng Mason, always remember, si Christ na yun ang nag-usap sa tanan. Si Christ na yun. Kaya kung wala pa niya pag-iabot si Christ, kung wala pa siya nagpakamatay, karoon, daghan ka pa tayo buhaton, yung parang mag-lisod na usap mo yun. Marabag, ang pagsulot sa gingarihan sa langit, marabag, mag-contest na mo, marabag, pa-pa-pa-pag-anay, tala na mga ayaw mo na, which is, having said that, inalan, muhi mo kita mga ayaw mo ta, kaya mga anak sa Ginoo, muhi mo mga ayaw mo ta, say amen. Ayaw yung tuwa ng iyon, na mag-grace na ka, di na okay na pagkasala, never, because grace, sa atong naibawan sa una, doctrine na subject. But today, remember, grace is the very person of Jesus Christ. Jesus Himself is full of grace and truth. Kung gusto ka makatalos ka matuunan, ala, mag-istot of grace. Amen? Mono makes so normal like a coin. Kung naamo sa pinkasay grace, sa pinkasay truth, pag mahawid ka, nahawiran mo ang coin, dinigin mo pwede ibuwag ang grace yung mga matuunan. Kaya bigyan sila na, the law is the truth, ang grace, pumamanan, anang licentious manan. So, tiyan mo sa pinkasay mga ikson. Kung ang grace mo ay mahinungtan magpakasalan o dinig yun sa iya sa Ginoong Grasya, kung ang balaod mo ang yun ang iya sa Diyos kung makamalangin ka, to tell you honestly, hindi nyo kamalangin, pinagi sa balaod. Let's be honest, bisa siya mo nahulang pa nagsimutian, makis na kayo, pero hindi ko pa yun. Thank God, nga ang atong kaluwas ang dilit pinagi sa atong binuhatan. Kaya kung pinagi sa atong binuhatan, wala kayong maluwas! Bisa si Pastor Gaga! Apil ko! Malisan niyo mo yung son. But thank God, ganyan si Jesus Christ. Amen? Muna nga, sa cross, dapat tayo kausapan. Pagkali na usap, huwag dapat nato may bawan. O sana may son, kining rivers of anointing within us. Sa una, hindi ka nga, siguro kung mag-ampo ko, mas mo dyan ko makadungog sa imong dino, Lord. Pero ngayon dyan ka sa kuha ka, James, anak. Okay, gina, ano, marag, nindot kayo paminaw. But actually, tungod di Jesus Christ, ang Holy Spirit na nas imo. Nona, hindi ka tukalos makapasa sa Bible. Even sa New Covenant, wala na yung record na Ginoo naging istorya o kanang vocals or audible voice. Usually, prompting na sa Holy Spirit. Na nito sa innermost being sa isang katao, na nai prompting o na isang ting na ingon nga, buhatan niya. Tumatay mo na, kung may na-discuss siya, pinigot, abin mo sa wala ka tumay tamo, nandun sa buhat, nandun kumula ka. Wala yun na. Nahita mo na. Kanang may anak lang nagsaon, you need to trust in your heart now. Why? Because you have already a pure heart. Because 2,000 years ago, nagpakamatay si Christ para mahimok ang pure in the eyes of God. Yeah. Amen? O na, nasa kong nakita doon, may kami mga blessed kayo rin. Namin mga blessed? Yeah. Tungod na kay namoy, blessed ka ay yung pastor. Yeah. Nga, nagawin mo, amen? Yeah. Tungod kay namoy, blessed ka pastor. Usually, sa akong mga sharing, basta mo speak ko, kada matawag na itong different crowd, ang akong group, tagad-magtagad ang leader. No? Actually, this is my official first sermon outside my church. You're blessed. And then, I just want to ipaklaro lang, kini Psalms 133, kikuha sa kaliyo, Psalms 133 about sa leadership ng Exxon. Ang ingo niya nga ka ng anointing oil. Say, anointing oil. Represents the power of the Holy Spirit. It is like the precious oil upon the head, running down on the beard,
and the beard of Aaron running down on the edge of his garment. Now, kung basa ka itong plating, wala yung wala yung power, wala na yung idea. But thank God, because of the glory of the kings, ma-reveal ang unsay na adya, mga treasures may exuan. And then, even that precious oil upon the head, usually yun, in general, pag si God mo buo o panalangin sa church, always ang una ma-bless, una makadawat sa revelation ang amahan sa church. Okay? Muna nga, kung ngayon ba ang mga leaders mo yun nga, pasto na hindi ako nag-ingon ako, i-confirm sa nasa sa inyong head. Come on. Ang ingon nga, always, it's like a precious oil upon the head, or na ang blessing, ang wisdom. Muhata ka na sa inyong pasto muna. Kaya ay, hindi ka na, inyong pasto, mas buwan mo ako ni pasto, mas maayon mo ako mag-uwispikin tas, grabe mo ako mag-uwispikin ni pasto, mas maayon mo ako niya sa verse. Bisan pa man, in terms of hierarchy and blessing, mo obey o wala nag-deny sa iyo and always maunagin sa head. Like ask her, one body, pero ang head na to si Jesus Christ. Hindi mo niya ang parts of him, yun, mag-una-una sa head. No, ang head ang magbuot yun sa body. Say amen. Mano ang mag-exuan ang blessing sa ito ang church, new creation church. Magsugod yun sa itong amahan. That's why you are so blessed, oh, Pastor Gaga. Ganaman, ang iyong heart is really nasa pagpangalagan sa pagkatiman sa mga anak sa Diyos. Amen? Walay pagpag sa itong pastor niya. For the glory of God. And look at that. Running down on the beard. Now, beard in the Bible usually speaks about leaders. Say leaders. Ang mga leaders sa church, ang tawa na ito, metaphor is beard, no? So, ang blessing, ang anointing, mag-flow sa pinaka-head, sa pastor, and then sa mga leaders, and then before, ugawas sa body. Okay? So, then you think, pastor, magpapalay ko sa ito si Bob, pero ang ginong nag-ingon ako, pastor, ngayon. No, you cannot say that. Because it's in the Bible, biblical, in terms of mga dealings, guidance, and church, always be ang pastors. Together with the leaders. Amen. That's why I pray na tanan ng mga labi mga leaders today. Say amen. Amen. I-bless pag-ibigay niya, pastors. Amen. Amen. Not for you to be blessed. You are already blessed. I-bless siya ka pa na yun. Kaya ano, lahingin mo, muaway ka niya, wala ibang ka. Amen. Kita mo nga mga pamahan. Una kay, huwag ka niya, imong anak, imong asawa, walay pagtagal sa iwa, ganahan lang ang trabaho. Pero pag uling di mo sa balay, ah, perting lang si asawa, humot na kayo. Niya ang mga anak na sa balay, wala na nag-internet, wala na nagawas-gawas, behave na kayo, nagbasa pa sa ilang mga textbook niya, naghimong assignment, niya ikaw pa man, ikapoy kay ka. Pag ako din mo, may kapitin, ang uling balay, uli akong pangita. Amen. Niya, pag ikapoy kay ka, hindi ka kanya, pag ako din mo sa balay, pag ako din may mga asawa, nag-uot, niya kasama, karang babae ko, babaan kayo. Muna nangyari ka nga, nagbibig ko, pastor, kaya ako masawa, wala na manilis pa kayo. Kami, tumara mas diskuhan, tumara mas sa mga bar o sa mga yung barkada. I-check mo kagalingon. Pagsunod pa lang niya, pirapirahan mo kayo siya. Kaya sa pagkadaan mag-stay. Hindi mo tapat nga, ang iya sa loob niyo, sige kang hindi ikaw. Amen? Now, listen carefully because in the eyes of God, we are already accepted. Why? Because of Jesus Christ. Naana sa iyo ang Holy Spirit. Pag naana ang Holy Spirit nimo, you belong sa grupo ng tawag of new creation. The new creation, dili sila ang creation. Let me can explain. Ang original is creation. Adam and Eve, ang yuta, that's the creation. But the creation failed. Kabalo ba na? All have sinned and fall short of the glory of God. So karon, in the eyes of God, hugaw yun ang tao. Lagtong yung pre-historia, niyabot si Jesus Christ. And then, tumod ni Jesus na itawag of new creation. And then, ang kanang new creation, maurag yun na ang allowed to enter heaven. Because without Jesus Christ, dili yun ka makasunod sa langit. Na yung mga pangtala na, sumusunod yun yung reason na ang tao may Pietro. The only reason na ang tao may Pietro, wala si Kristo siya pinabuhi. Period. Amen? Kaya pag hindi ka na, oh, so hindi ko maluwas at tinagi sa mga buha. Kung iyana ng galing pamaagi ng pagkos at tumaay, pinuhan ng mga kato ng langit, nga naman niya ako pa man si Jesus. Come on. Kaya naman, kaya man ato, tinabagay lang kita. Bantayan nilang wanikura sa kamarang, ikaw lang kita kung ang kamot,
masipilin mo sila. So, binagamay na lang tayo, makabotan, i-holding, makayon ko. Pero ikaw, ako, sa unang-una pala, may show outward na pwede. Pero sa unang-una, hindi mo ma-deny. Amen? Makita niyo si Pina, ikaw na ginawa ko sa mga Pharisee, ikaw si Jesus Christ, was makita niyo mga babae na hubog. Sa pitaw ka na, patapaw na, adultery na. Wala ka muna na ako, pastor, wala, nag-iho, wala. Nakakatas pala niyo, uyo ka, punta niya. Pero ikaw na una, grabe, kahugaw. Ikaw, wala ka muna patay, pastor, ikaw na Bible. Ikaw si Jesus, ikaw sa mama ni Jesus. Once, mag-hate ka o isang katao, ano mo say hate? Kaya ba, mag-dumot ka isang katao, ang iyo sa Bible, that's murder. So, I believe, no more, let's be honest, namin kitayin ng mga lago ta. Lagi tayo mo, ay, kalitok doon ni mong tao na mag-rabi ka, di mo kalagot pa. Basta imo nang ipadaya, make sure, delikado na. Amen? Kaya ano, murder na kita isa ka. So, pasipo, may ba, wala ka ba, basta yung tamad, murderer na, tumod lang sa kanyang pag-hate. Release na ang hate. It's time for you to forgive. Amen? It's time for you to heal your heart. Amen? Gusto mo ayaw, gito sa inyo, pero kung ikaw, sige, huwag lang sa inyo, huwag lang sa inyo, di ba? Why am I not like so? Amen? You need to stand today and say, Lord, I declare I will forgive that person. I believe my purpose of this mission. And I tell them, anong inangalan ng baloning. You need to release the forgiveness. Amen? Release the forgiveness. Ayaw na sa inyo, pag-una-una, sa inyo, nabuhat. Ikaw po, hindi ka nga, lalo, iba naman siya pa sa inyo. Bakit kung kamalunan ka, sa inyo, nabuhat sa kuha. Napandol ko niya. Natikin ko bagol. Niya, sa inyo, una-una, sa inyo, wala'y napandol. Paano yung hanap na tala natin may sumon? Amen? It's time for us to love. Amen? Amen! Share your blessings! Amen! Note, Lord, note na doon. Dati mo na yung share your blessings. Ha? Are you blessed? Amen! Let's go with the word. Ang iyon sa John, let's go with John. Ang iyon na rin, he that believeth in Jesus Christ, as the Bible says, ang iyon niya, out of his belly, shall flow rivers of living water. Now, let's go to the screen. Tara na to. He that believeth on me, yung si Jesus, balik, balik. As the Bible has said, out of his belly shall flow rivers of living water. Now, belly here, sa other translations, innermost being of a person. Of course, we're automatic, ang atong spirit, or ang pinaka-center sa atong life. Of course, kabalor ka, maybe ang heart, hindi yung belly niya mo diyan. But, sa atong mga Bible scholars, may something mo sa atong diyan. Kabantay mo na, kung for example, nakay mo na ka ng buhat o dako kayo ng events sa unahan, for example, kung present ka ng dagang kitaw, kung limo ka mo na kalimbangon permi, kabantay mo na, may something sa inyong diyan, kung magbalik-balik ka na, nervous mo na ito, kuyawan mo na ito, sa CR, sa mga sabibati, ganun, something nasa itong tiyan. Amen? Amen? So, matay na ito na itong tiyan, ha? Hindi mo na itong tiyan. Okay ba, Pastor? Pero po siguro, talaga mo nilo. Malayo ka. Now, ang very interesting thing is, kanyang itawag, shall flow, basta po, shall flow, tingin mo na mabigyan. Mo-flow yun. Kasi mo-flow, rivers, not just river, but rivers of living water. Now, I have to share sa inyo, guys, to know or to listen sa anointing within. We have anointing. Na ano na Holy Spirit na ito. Muna pwede ka nga, Pastor, ano ka na siya Christian, very successful man. Kani siya nagpuan so at so grabe man ka-anointed because nag-flow siya sa Spirit. Because the Bible says, walk according to the Spirit. Amen. Kadoon mo na, walk according to the Spirit. Hindi ka mo walk according sa iyong knowledge. Iyon ang Bible, lean not on your own understanding, but in all your ways, not just your ways, but all your ways, i-acknowledge si God. Amen? What you got, what you got, out of your innermost being shall flow rivers of living water. Now, water in the Bible always represent the Word of God. And the rivers represent the flow, the anointing. And of course, may soul, kitang tananay ang rivers sa puso. No? But di lang isa ka rivers. But rivers, nagkakay ka rivers. Now, spiritually na, I remember 1996-97, ay mga kanta na, there's a river. Ano mo na? A river of anointing. It's a river, the river of God. Wag mo kayo kanta. It's about anointing. It's about leading the people of God. It's about your life leading sa mga maayong kaugawan. At then mag-inuta na, Lord, nga naman, anak, magunin mo, pero pala-palihan naman, miskalimutan.
are blessed? Amen. Okay, I think we must say amen. Okay, there's power in amen. Hello? Now, reverse here. Go back to Genesis chapter 2. Naipat ka reverse from Garden of Eden. Na hindi ang open, mas mayroon mag-take notes ka. Genesis chapter 2. Ang ibig rin, now a river went out of Eden to water the garden. Kisa may nakabalod rin nga, ang Garden of Eden wala na. Amen? Nawala, di ba? Muna ang National Geographic, mga discovery, ang big TV networks, nag-spend sila billions of dollars, or I'm sorry, millions of dollars, para lang ma-discover ni Garden of Eden. Muna atin na, ilang resource, ilang expedition, wala din nila nakita ang galing paraiso. Ngano man? Because Eden in Hebrew means the presence of God. Hindi mo na makita ang presence sa Ginoo, pinaagi sa kanang mga high technology. Pero makita niyo ang presence sa Ginoo, pinaagi sa inyong pagtuo. Amen! Kamayon ba nag-amen? Pinaagi sa inyong pagtuo! Amen! Muna, papunta na itong pagtuo, ganoon, amen? Siguro nakita na rin, now a river went out of Eden to water the garden, and from there it parted and became four rivers. So, kung tagatang technical, because of time, tree of life and tree of the knowledge of good and evil. Duwag kang umay soon in the middle of the garden. Pero ang river niya na nag-flow, gikan sa tree of life. Isa na yun ka river. Pero pag-abot sa kanahan, automatic siya upat. And then the question to what sa akong study ng Lord, why is it upat man? Because it represents every site sa inyong kinabuhi covered by the rivers or covered by the anointing of the Holy Spirit. Amen? We're actually blessed. Ganun man. Mga ito ka sa north, may river. Mga ito ka sa south, may river. So west, may river. Sa east, everywhere you go, na ang blessing ni God, God always. Yeah. Ang problema na, hindi ka na, ang problema, ano yung pinamilit ko, ano yung Bible, pagto-pagto, kikapoy na ko. Natural, yung i-focus mo mga kabalingon. Look at the Jesus. Yeah. It's time for you to say no to yourself, but say yes to God. Amen? Yeah. Wala may sura, tarawin niyo sa mga rivers. 11, the name of the first river means Pishon. Si Pishon. Pishon means increase. Para increase, ha? Panay ito, verse 11. The name of the first is Pishon. It's the one which spread the whole land of Havilah where there is gold. Basta mo, kinig na river, gikan sa imo ang sauna sa garden. Niya nakasalamat na, nakagawas na sa garden. Wala na sa garden, basta mo, layo na sa river. Pero tungod ni Jesus Christ, ang Holy Spirit is Lord na sa duha. O kinig na rivers, dala sa duha. Out of his belly shall flow rivers of living water. I want you to be refreshed this evening. Amen? Wala niyo na rin vision. At it pinig na river, itay ka hangtod sa mga gold. Do you want gold? Amen. Lord, wala na gaming, ihanta ka. Basta gagawin ang isang gold, ihanta ka sa buwang duha. Kasi ko wala may labo. And then, ang ikatawa, and the gold of the land is good. And then, napiya, tilio and onyx stone are there. Sa mga kasiklas ng mga precious stones, na ay treasure once you follow that river. O kasi mo na makita, naanak sa iwa. Para karo din hindi mo ginagamit, ganaman, talagsar ka mabinyo sa pulong sa kino, talagsar ka kang simba. Come to the church! Enjoy the word of God. Enjoy His presence. Learn to hear His word. Amen. Now, pamilya, palayo ka. And verse 13, the name of the second river is Gihon. Say Gihon. Gihon. Or nagalungo yung Gihon. Hindi Gihon. Nagtuto na kasi mo. Gihon, ha? Or awan Gihon. Ang meaning nga is bursting forth. Say bursting. Muna maglakas sa vulkan ba? Kapag magkapas ng gila, mag-burst. May energy, may power diha na hindi mo ma basta-basta mapunggang. Amen? Muna may blessing mo abot nimo pag mo-flow ka aling agihon ng blessing na aling ang blessing na hindi nimo mapunggang na aray bro, nila paro padalangin ang pinakalimong pinaka-thousand na dollars mo namin ng amen ako na nila padalangin. Amen? Hello? Muna siya pag mo-flow ka aling agihon ng reverse automatic ang gawas na yung sword hindi nimo mapunggang Lord blessing. Makayong, Lord, grabe na hindi ko panalangin, Lord. Amen? Gusto magkala? Yeah! Antay lang ka. Wala nag-amen. Patik ha. Now, verse 14. The name of the third river is Tigris. Say Tigris. Tigris. Now, ang meaning nga sa Hebrew is rapid. Pasabot, paspas. Immediate. Continuous. Padayo, pasabot, umabot ang blessing. May sword. Dilin, karoon, blessing.
Kisa may gusto mo dati, may patas ka mo.